FYI is back with Congressman Jonathan De La Cruz of Abacada, party list. Alam po ninyo, partner, doon sa amin sa Zambales, mayabang kami. No? Alam mo kung bakit? Bakit? Eh, nung bago mag-December, three months before December, nakakuha ko ng 650,000. Lang? Lang. Ngayon, ang ginawa natin dito, nagkaroon tayo ng trainers methodology 1. Oh, parang trainers training. Oo. Bakit kailangan yan? Kasi yung mga deaf ed teachers, nagtuturo na sila ng textbook. Oh, kasi papasok na sa K-12 eh. Oo. Paano ka magtuturo ng K-12 o ng textbook kung hindi ka knowledgeable sa technical skills? Yung basic lang alam mo. Oo. Ngayon, pagka yung teacher walang suporta sa deaf ed na para magkaroon ng National Certificate 2, inibigyan namin ho yan ng scholarship. Ngayon, pagka natapos nila yung NC2, papasok sila sa TM1, Trainer's Methodology. Pagpasado mo na yan, pwede ka na magturo. Meron ka ng certificate. Yes. So, month of May, naka-35 tayo. And luckily, this December to January, out of 72, partner, kasi yung 650, oh, kailangan pilakanin mo 'yon. Bali 72 students kailangan mo doon. Out of 72, ang passer po namin 58. Oh, isipin mo. Hindi masama. And then sana may pinapangako sa atin ang TESDA na bibigyan tayo ng another 1 million to 1.5 million for that TM, ano? Kasi magbabakasyon, meron ng time yung mga teachers para makapag-training. Yes. Tama-tama, yung pagpunta ni Secretary Villanueva doon, makikita na niya. Ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ganyan mga trainer. Yes. At sabi nila, si Kong Jonathan De La Cruz, dalahin mo dito dahil baka gusto ninyo. Meron silang i-discuss. Discuss natin. Kasi importante yan, lalong-lalo na itong party list may natin. May headquarters ka na ba ng mga 5 partner? Wala pa. Bibigyan ka namin. Yun. Kita mo naman. Doon pa lang. Ayos na tayo doon. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga kooperasyon na binibigay ng aking mga members. And at the same time, ang provincial government, maayos naman ang relasyon mo. Maayos naman at nahihiya nga lang ako humingi ng tulong kay Governor tsaka kay Congressman Kong Hong, tsaka kay Congresswoman De Leon. Kasi alam mo, ayaw kong paghihinalaan ako ng mga politiko dyan sa lugar namin na humihingi ka dyan, ganyan, tapos meron kang inaayo ng politika. Mahirap yun. May ilalagay ka sa alanganin doon. Kay Congressman Jonathan, hindi ako mahihiyang humingi ng tulong. Pero sa kanila, mahihiya ako, partner. Tama. Yun eh. Alam mo ninyo, bilang Abacada party list, ang ginagawa ho ng Abacada, sa aking pagkakaalam, correct me if I'm wrong, 12.6 million ang jobless natin sa bansa. At karamihan, nakapagtapos nga ng college, wala naman trabaho. Ito, yung mga press na tinutulungan natin, na ngayon nag-graduate sila, we are situing na meron silang trabaho. Okay, di yun ba? Yun ang dapat na ginagawa natin. At yan ang ating tatrabahoy na parang Willie. Kasi napaka-importante, lalong-lalo na sa mga kabataan at sa mga magulang. Yes. Kasi nagsisikap sila eh. Kailangan maintindihan nila yung saan sila pupunta. At nakakalungkot nga sapagkat sa ngayon, ang ating ekonomiya, although it's growing, no, talagang talagang lumalago naman. Ang problema lamang, hindi yung lago na may kasamang paglago rin ng hanap buhay. Yes. Yun ang dapat natin inaayos sa ngayon. Okay, baka makalimutan ko lang. Gusto kong batiin yung aking mga opisyal. Ano, yung aming pong chairman, siya ho yung vice mayor ng iba, si Vice Mayor Farin. Yung aming hong Vice Chairman, si Mr. Jay Lopez. Ha? Siyempre ako yung presidente. Yung Vice President ko, si Doktora Oliver. At yung secretary namin, si Job Pilarca. Tapos yung auditor, si Amy. Ang treasurer, si Elgin Culin. Siyempre kasama si Madam P. Dilag, si Adoracion Ray Danas at si Madam Mora. Sino bang mga DepEd director at saka TESDA director? Mababait. Ito, alam mo ba kung saan namin ginawa itong Tibet Forum? Saan nyo ginawa yan? Doon lang naman sa function room ng DepEd iba. Ayun. Oo,
maayos, malamig, talagang talaga namang ano sila. At saka sila naman ay buong pusong tumutulong. Sabi nga nila, baka daw mapasyalan mo rin sila. Hindi, papasyalan talaga natin yan. Kasi meron palang ano, meron pala kayong step na tinatawag. Meron. Ano, meron. Yung step para sa mga public school mga public naman. Schools, ano? At yung mga public school na yan, maraming salamat sa pakikipag-tie-up nyo. May tie-up na sa amin eh. Meron? Oo, kasi yung sabi ko... Talaga modelo pala kayo. Yes, sabi ko kay Secretary Luistro, huwag mo sabihin sa akin na ano, nag-graduate yan ang hindi nag-assessment doon sa K-12. Ah, patay yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Oo, magkakaproblema yan. Para pag hindi nila ginawa yan. Oh, malaking problema nila. Tayong dalawa na magrarally, ha? Rarally natin yan. At saka, importante, parang Willie, maintindihan natin yan kasi sa ngayon, nagkakaroon ng malaking issue tungkol doon. Ipagpapatuloy na ba natin sa kabuuan itong K-12 nationwide? Kasi handa ba tayo? Yun ang issue. Yes. Nakahanda ba tayo para tanggapin na natin yung K-12 na yan? Yun ang issue ngayon. Ngayon sa Zambales, palagay ko medyo senyo, nasa 60% na. Ang kahandaan. Kasi nakikipag-coordinate ang lahat ng mga schools. No? Ngayon, ang sinasabi ko lamang, kaya ho nagkaroon ng K-12 para yung indigent families na wala silang pantustos doon sa pagkukuleyo. Eh, doon sa 11 and 12, ito na po yung under ng, ng TESDA. Ano, ngayon, kami namang mga technical vocational, lilipat na kami sa higher level, magiging NC3, NC4 na kami. NC3, NC4 kayo. Halimbawa, cookery. Yan. No? Yan yung, yung mababang training, konti. No? Pero tataas yun. Ngayon, kami man tataas, magiging culinary. Yan. Yan ang importante. Diba? At saka importante dito, para na naintindihan, gusto natin ang K-12, ang sinasabi lang natin, kung papasok na tayo dyan, kailangan nakahanda tayo at saka sustainable. Hmm. Hindi yung nakahanda tayo ngayon, bukas, hindi na naman. Yes. Yun ang malaking problema dyan. Eh. Kaya alam mo ang problema, bakit ang laki-laki ng budget ng DepEd, ba't kulang pa rin? Malaking issue yan. Kasi, kaya nga, pag-uusapan nga yan, kasi ito ngayon, paring Willie, ang mangyari ngayon, itong pagpasok natin ng June-July, handaan na yan ng mga budget eh. Opo. So yan, magkakaroon ngayon ng assessment. Oo. Teka muna, saan nyo ginamit yung pera ninyo? Oo, tsaka tanungin mo nga, bakit di ba meron kayong malaking budget ng TESDA? Meron. Eh bakit mag-April na, wala pa kaming nakukuha? Hindi pa nagre-release? Wala pa. Ba, matindi yan. Kaya tamang-tama yung matanong natin si Secretary. Pero nabigay na. Oo. Hindi, mayroon na yan. Kailangan dali-dali. 5.4 billion kasi ang TESDA. Kasi ang sistema po ng scholarship, pag binigay sa iyo ng February or March, kailangan matapos mo yan ng December. Otherwise, wala yan. Kung binigay mo ng April, ilang buwan na lang. Paano naman? Malaking issue nga yan. Palagi, yung releases. Samantala, sinasabi nila, hindi. Pag naka kung ano naka-imprinta na diyan sa General Appropriations Act, pwede mo nang gamitin 'yan. Yun ang sinasabi. Kaya na sinasabi ng kagaya ninyo mga yan sa eskwela. Anong gagawin namin? Hindi naman namin pwedeng pambayad 'yun nandiyan sa General Appropriations Act. Yes. Kailangan totoong pera ang bigay niyo sa amin. Ayan, baka sang kami pulutin ni Congressman, lilipat na po kami sa topic, baka may magalit. Dali-dalian na lang niyo. At lilipat na po kami sa Mama, sa pano? Saan ba ito magtatapos? Ayan. Sa pagbabalik ng FYI, for your information. This portion is brought to you by Walter Whole Wheat Raisin Bread. With each bite, you get to enjoy the rich taste of wheat and raisin, made from the finest grapes. Lowers the level of LDL, the bad cholesterol. GIS Institute provides ample space with complete teaching and training facilities. Faster and accurate learning and skills development, ready for work training. Learn and earn at GIS Institute. Future mo, shoot the shoot. Inaalagaan tong Lotto outlet ko. At alam ko, di lang ako nakikinabang dito.
Dahil sa negosyong inaalagaan niya, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Salamat PCSO. Maasenso na ako. Marami pang natutulungan ko. Salamat po. PCSO. Pusong Pilipino, pusong panalo.